Siguro natataka kung saan pwede magamit ang mga tirang uling at apo mula sa sinunog na panggatong ng kahoy. Alamin natin kung paano ito makakatulong at makakasama sa ating mga taniman. Ang mga tirang apo mula sa ginamit na panggatong, pati na ang uling nito, ay isa sa pinakamadaling at epektibong alternative organic fertilizer para sa ating taniman. Ang mga ito ay mayaman sa calcium na kailangan ng mga pananim upang maging matibay ang mga ito. Mahusay rin itong mapagkukunan ng lime at magnesium at pangunahing nutrisyon na potassium at phosphorus. Bukod pa rito ay nagtataglay ito ng marami pang elemento na makakatulong sa pagpapalago ng mga halaman. Ito ang mga rason kung bakit magandang organic fertilizer ang mga ito. Ang abo at uling ay magandang ihalo sa compost kasama ang iba pang nabubulok na mga materyales. Dahil ang abo ay naglalabas ng lye at asin kapag ito ay mabasa. Kapag kaunti lang ay okay ito sa halaman, pero kapag maramihan na ay pwede itong magsanhi ng pagkalanta ng mga halaman. Ang pag-compost ay isang paraan upang ma-neutralize ang lye at asin kapag maramihan. Ginagamit rin ang abong pangtaboy peste kagaya ng slugs, snails at iba pang malalambot na mga insekto dahil sa taglay nitong asin. Ang paglagay ng maraming abo sa lupa ay nagsasanhi ng pagtaas ng pH level at pagbaba ng acid level sa lupa, kaya tantyahin lang ng mabuti ang paglalagay nito. Sa paggamit ng abo at uling, maglagay lang ng katamtamang dami at ihalo lang sa lupa. Depende sa panahon ay pwede kang maglagay ulit pagkatapos ng 2 hanggang 3 buwan. Ang paggamit ng abo ng sinunog ng pagatong ay kapareho lang ng paggamit ng agricultural lime. Pareho ang dalawang magandang iabuno, pero mas maraming dagdag na elemento ang abo. Pareho rin ang dalawa na kapag maramihan ang paglalagay ay nakakasira ng halaman. Kung bago pa lang kayo sa channel ay huwag kalimutang mag-like at subscribe.